babaga-bagay yung mukha na natin. Oo, yung mukha na natin. Totoo ba yun, Mrs. Wakiwa? Pakailan si Mrs. Wakiwa. Nagbabaga. Nagbabaga pa ba ito o kahit na anong gawin mong, kahit na lagyan mo na ng gas, hindi pa rin sumisindi? Ay, naku, talagang sinding. Yun. Wala kasi si Mrs. Kabusiness eh. Meron po kinasigaso. Pero mamaya, pag dumating si Mrs. Kabusiness, sa kanya ay 3 times a week. Ito hindi naman sa pagbubuhat ng sariling bangko, mga kabusiness. Umawa kayong mabuti sa kinaukuhan nyo kung kayo nauupo. At kung kayo nakatayo, umapit kayo mabuti. Just sabihin ko po sa inyo, sa loob ng isang araw, ano? Sa loob ng isang araw, itong edad kong to, ha? Ano? Mga kabisnes. Nika, napasun nga po, napaki-charge mo ito, nagihingalo na ito. Cellphone ko. Ayan. So, ibig sabihin, mahaba pa pala ito, hindi pa pala ito tapos, mga kabisnes namin minamahalin, sinasabi ko sa inyo. Kanina may ilipit ito, medyo lumalabog na. Alvin, boss, matagal na rin din nagkita o bago lang ulit? Medyo matagal din. Kasi ano siya, busy siya rin sa kanyang mga lupain sa Bulacan. Kumbaga, nagbisibisihan din tayo doon. Ano. So, ganun lang mga ka-business. Ano. Basta, huwag kayo magbago. Normal lang, kagaya ng sinasabi ko kanina, normal lang sa tao na magdaramdam, lalo na kung na-touch yung kanyang damdamin, yung kanyang ego. Pero huwag kayong magtanim ng sama ng loob. Tsaka isa pa, siguro, masusugdan ko lang yung gustong tumpukin nito talaga na kasi parang hindi tumatama sa target yung mga sinasabi. Tumpukin na natin. Doon sa mga ka-business natin na nagmamahal sa ka-business family, ka-business official, kung may mapanood man kayo mga video, lalo na merong part 1, part 2, ibig sabihin ay bahagi yan to cut the attention of the viewers, no? Ng pagiging isang vlogger o YouTuber. Kasi syempre, andun yung katotohanan, we need to earn revenue. Kasi meron tayong mga pinapasahod na mga kasamahan din. At sa ganung paraan kasi, ay makakatulong yun. Ano po? Makakatulong yun bukod doon ay may na-excite yung ibang mga kababayan natin nanonood. Ano kaya mangyayari? Pero, kapag halimbawa may pagkakataon may napanood, parang ba't ganun naman si ka-business? Ba't ganun naman si ganun ang ginawa? Ganun na sinabi? Oops! Sit back, relax, and enjoy the show. Yeah. Yan mga ka-business. Kasi po, kung papaano nyo nakilala si ka-business sa simula-simula, dapat yun ang inyong panghawakan. Yun. Kasi parang tayong magkakaibigan dito eh. Kaibigan nyo ako, bagaman hindi tayo magkakilalang personal, kaibigan ko kayo. Ano't ano man ang marinig natin na hindi maganda, o marinig din yun na hindi maganda patungol sa amin, o nakita doon sa mga video, ay bilang kaibigan, hindi mo basta-basta bibitawan yan. Yes. Di ba na pagka narinig mo lang na hindi maganda yung sinabi nung katabi mo patungkol dun sa kaibigan mo, ganun pala siya. Diyan ka na. Hindi ganun. Kailangan, ang totoong kaibigan at tunay na pakikipagkaibigan at pagmamahal sa kaibigan na parang tayo, no, mga kabisnes namin minamahal, ay panghawakan mo kung ano yung pagkakilala mo sa kanya. Huwag mong basta-basta bitawan. Nakilala mo si kabisnes na sa simula't simula ay ganun siya. At nakita mo sa video na yon o narinig mo ay kakaiba. Hindi siya yon. Ay bakit mong basta paniniwalaan yon? Doon ka muna. Panghawakan muna yon. Para masalong lumalim yung ating pagkakaibigan. Right? Mahal na mahal ko kayo mga ka-business. So, yan lang, mga ka-business. Kasi unfair yun eh. Sa kaibigan mo, halimbawa, eto, kaibigan ko. Ako, kaibigan niya. Eto si Thinking Buddy, may hawak ng camera. May sinabing hindi maganda tungkol sa kanya. Pero hindi yun ang aking pagkakilala sa kanya.
yung pagkakaibigan ba namin, itatapong ko na kaagad kasi may narinig lang akong hindi magandang sinabi pa tungkol sa kanya. Bitawan ko na ba ito si Wakiwa? Hindi dapat ganon. Hindi ganon. Dapat ano tayo? May dudugtong ako doon mga kabisnes na nasabi kasi niya. Haba ito. Ang sinasabi ni kabisnes, alimbawa, kagaya kanina, yung kaibigan mo, may nagsabi sa'yo ng negatibo doon sa kaibigan mo, huwag siyang basta-basta sa ayunan o kaya susutugan. Yes. Mo, oo nga, ganun nga siya. Hindi, ganun. Yes. Kasi nga magkaibigan kayo, hindi kayo pwede maglaglagan eh. At saka hindi yun, hindi kasi yun ang pagkakilala mo sa kanya. Yun. Panghawakan mo yung pagkakilala mo sa kanya. Kaya nangyari tuloy, at the end of the day, natapos yung mga palabas na ginagawa ng kabusiness official. Kasi ang vlogging o pag gawa ng content o pagba-vlog, no, ay isang bahagi, isang form kasi ng na-entertain kayo. Di po ba? Meron kayong pinanonood. The same time, meron kayong natututunan. The same time ay na kakaroon kayo ng tinatawag na realization. Oo nga pala, no? May mauunawa ba kayo? Maaring yung iba alam na rin, pero nagsisilbing paalala. Di ba? At bukod doon ay na-excite kayo, pambihira, ba't gano'n, di ba, mapapaganon ka, na-excite. Kasi walang silbi, hindi ka effective na content creator kung hindi mo nakukuha yung attention ng iyong viewers at hindi mo sila napapa-excite, hindi mo na, kahit pa paano, eh, medyo nakakalabit mo yung damdamin nila at dapat ay nagiging masaya rin sila, tumatawa rin sila. Oo, nalulungkot din sila. Yes, oo. Para sa akin, kasi nung ako ay naging bahagi rin minsan, kahit maiksing panahon lang sa industriya ng mga palabas sa mga national television, ano, yung mga teleserye na ganyan, sa movies, natatandaan ko yun, bahagi yun sa mga narinig ko, natutunan ko sa mga matataas na tao. Na once na, parang ganito, kapag ka ikay epektibo na kontrabida, dapat yung mga nanonood galit na galit sa'yo. Pagka hindi mo nagawa yon, hindi ka mahusay na kontrabida. So, ganun lang po yun, no? Pero hindi ibig sabihin sa totoong buhay ay kontrabida talaga. Kumbaga, meron na siyang certain role na ginampanan sa pagkakataon na yun at naging epektibo, no? Para makuha yung inyong attention ng mga viewers at hindi rin naman kasi maganda, puro halakhakan lang eh. Tawa lang ba tayo ng tawa rito, mga kambiyera, mga business, mapagkamalan tayo yan. Hindi rin naman pwedeng puro iyak na lang tayo ng iyak dito. Hindi rin pwedeng puro seryoso na lang tayo ng seryoso dito. Iyon. Eh, tatanda tayo kaagay, tulad tayo kay Wakiwa. Wakiwa ka. Itsura ba? Pero, kung tatawa, okay pa. Oh, alam ko naman. Nagbabaga-bagay. Yung mukha na. Ano yung pala natin? Totoo pa yun, Mrs. Wakiwa. Ito, nagpapakailan si Mrs. Wakiwa. Nagbabaga. Nagbabaga pa ba? Ito, kahit na anong gawin mong, kahit na lagyan mo na ng gas, hindi pa rin sumisindi. Ay, naku, talagang sindi. Yun. Kaya, itong advice ko sa mga nanonood na kasing idaran ko, ano? Tama, kasi ngidaran mo. Kasi, walang halong biro yan ah. Na-exercise yan mga kabisnes ano. Ngayon, kailangan sa isang linggo, huwag kang kumalya kahit na tatlo man lang, pinakamababa. Para exercise na yung body condition. At wala kasi si Mrs. Kabisnes eh, meron pong inasikaso. Pero mamaya, pag dumating si Mrs. Kabisnes, sa kanya ay 3 times a week. Ito hindi naman sa pagbubuhat ng sariling bangko, mga ka-business. Humawa kayong mabuti sa kinaupuan nyo kung kayo nauupo. At kung kayo nakatayo, humapit kayo mabuti. Tapos sabihin ko po sa inyo, sa loob ng isang araw, sa loob ng isang araw, itong edad kong to, mga ka-business, hindi ako pumapayag. Yan. Hindi ako pumapayag na lilipas yung buong magdamag na ganun-ganun na lang at walang nangyayari. Yun kasi ang pinaka-the best talaga na isa.
Kaya ano si Bati ng bade? Kaya kahit na anong gawin, bili ng vitamins sa ati ka business eh. Para ano na tawag ng ulo? Sip-sip lakas ba? Oo. Teka, baka mamay bukod sa misis nito. May iba pang kumukuha ng lakas nito. Pero malupit na. Ayos. Ayos. Awa kami ka naman. Nung sa garyan na Boss Thinking Body, kasi maubos yung katas natin dito. Maganda yung hindi, pagka-regular kasi mga business yung ganyan, yung aura mo, sigla mo sa pag-gising pa lang, sarap sa mataw. Lalo pag kumagilitong edad natin na... exercise daw yun, sabi ni Doc Leo. Ilan taong ka naman ngayon, boss? Okay lang? 58. 58, oh. Mm-hmm. Pag mga ganyang edad, tapos ako ngayon mag... 30 na ako, 30. Nung May. Nung may hapon pa dito sa akin. Patindi mo sa nung May pa. Mga kabisnes, sana na-enjoy niyo yung ganitong conversation at mahal na mahal ko kayo. At mga kabisnes, walang halong biro yan ha. Pag sinabi kong mahal ko kayo, mahal ko talaga kayo kahit na ano pa yung bato niyo sa akin, Mirel. Yung nagsasabi na dapat prepare ka dyan kasi nasa social media kayo, of course. Alam namin na sa social media kami, kaya nga kami nandito pa rin hanggang ngayon eh. Diba? Common sense. Pero syempre, gaya nga nang binabanggit po namin na we are just human beings. No? Tao lang kami at bagaman na sa mundo ng social media, hindi maalis na tao pa rin yan mga yan. No? At lagi kong paalala, ano man ang ibabato natin mga isusulat na komento dyan sa comment section, malaya kayo. Go ahead, pero magre-reflect din kasi sa inyo yan. So be wise, be smart, at be clever sa pagbibigay ng mga komento. Yung pagkabinasa ng mga ibang mga tao ay merong mapupulot, may matututunan man lang, hindi yung basta ka lang mag-comment na. Siyempre, karapatan ko magsalita ng ganito kasi community ko yan eh. Community ko po kayo sa mundo ng YouTube. No, alam nga na mahayaan mo yung community mo na parang, di ba, na hindi maayos. So, sa ganitong paraan man lang, sa pagbibigay paalala po, ay bahagi ito na, o katunayan ito na ako ay hindi pumapayag ng aking na ang aking community sa YouTube ay mga mababang uring mga nilalang. Sorry for my word. Mababang uring nila lang. Kasi hindi mo naman kailangan maging mataas ang pinag-aralan o nakatapos, nakatungtong ng kolohi college o hindi kaya maging mayaman para ikaw ay maging isang intelihenteng tao, no? Diba? Marunong, mahusay sa lahat ng aspeto. God bless sa ating lahat. I love you so much. Bira. Ito na po at magsisit na kami. Ayun. Tinapos ko na, Brett, kasi talaga matatapos ito kahit anong gawin. Oo, sige. O kahit hanggang bukas ito, hindi matapos itong usapan na ito. May susunod pa naman. Oo. Oh, susunod na pa. Sige, mamaya. Mag-usap tayo. Kwentuhan tayo mamaya. Grabe. Sarap nito. Oy. Ay, grabe. Kwentuhan kami ulit eh. Tambira. Saging saba. Hindi nga pala nakita ito na mga... May ubi dyan, boss. Kwan yan. Ano, boss? Tuba yan, boss. Tuba? Oo. Bahal. Okay. Yung isa, yan ang sekreto natin sa pampa... Pampatigas? Pampatigas? Pwede ba i-promote ito? Pwede naman. Kaya lang, wala tayong masyadong supply ngayon yan. Ay ganoon, ay di saka na, i-promote natin ito pagka marami ka na. Oo, baka... Sige. Pampatigas daw po ito. Huwag kayo mag-alala.
Kasi, di ba pinatunayan nung misis niya? Effective. Ipopromote ko pa ito sa channel ko. At kailangan yung production mo i-resume. Marami, dapat marami. Sa ngayon, kaya tayo eh. Sa ngayon, kinukulang tayo ng supply. Tiga muna, ano ba ito? Sino nagbigay ng patotoo? May doktor bang nakakaalam nito? Oo naman. O, sige, pagsabihan mo na. Pero huwag muna ipakita yung pangalan kaya hanapin nila yan. Oo. Sa ngayon, bago ito nabuo ang formula nito, dahil sa mayroon tayong mga kaibigan ng mga doktor at saka mga herbologist, at dumaan ito sa masinsinang eksperimento o kaya sa sarili natin. Magsusuri? Sa sarili natin mismo. Ah, okay. So, very effective siya. Kasi food supplement na nagpapalakas ng ating immune system. Siyempre, kapag malakas yung ating immune system, yung mga party ng katawan natin na medyo mahina, palalakasin ng sarili nating sistema. Kaya, nagagamot yung mga light na mga sakit na nasa ating katawan. Kapag ka uminom ka nito. Mga business, pasintabi muna, Boss Pakiwak, papaalalaan ko yung mga ka-business natin. Ito, nagsimula na naman. Kayo ba, nakahandang makinig ulit sa aming dalawa. Baka apukin na naman ito ng ilang oras. Pero may silang naman siguro. Okay na yun. Okay na. Okay. So, sa ngayon, yun nga. Hindi, sa totoo lang po, mga ka-business, gusto ko siyang tulungan na ma-promote itong kanyang produkto na ito. Kasi, tiwala ako, hindi siya magsasalita ng kabuluanan o kasinungalingan sa harapan ko at sa harapan niyo po. So, anong ibig ko sabihin? Tiyak yan na totoo at epektibo ito. So, antayin nyo ito mga ka-business kasi ayos lang natin. Tutulungan ko rin ito para maging sa Shopee siguro, boss, no? Maging available ito, no? Di ba? At kailangan natin lisensya ito. Lisensyado ba ito? Kasalukuyan inaayos yung mga dokumento. Yes, oh, kasi may kaibigan akong pwede makatulong sa atin ito. Yung lisensya, yung lahat ng kailangan, no? Yung sa government, meron. Tutulungan kita dyan, sir. At naniniwala ako na yung sinasabi mo, totoo. Kasi nakikita naman sa'yo eh. Diba? Oo. At teka, parang alanganin yung sagot mo. Oo naman. Mga ka-business, maraming patotoo na kasi may mga tao na hindi nagkaanak, ano? Nung gumamit nito, ng anak ng kambal. So yun ay may mga patotoo tayo dyan, may mga video clip tayo dyan. Sa hinaharap, ipapakita po natin sa ito. Sa isang salita, kaya lang hindi tayo makapag-produce ito ng sobrang dami, kaya marami kasi kasalukuyan pa tayo nagtatanim ng ginseng. Limited. Pangunahing sangkap kasi nito mga ka-business ay ginseng. Eh matagal lumaki ang ginseng. Yung gumugugol ng 2 years yan. 5 years yun yan. Pinakamaga na yung 1 year. So magpaparami pa tayo. Mga ka-business namin minamahal sa kabatiran po ng ating mga mahal na mga ka-business. Ito po si Boss Wakiwak. I mean, binigay sa akin lupa sa Bulacan. Grabe tong tao na to, hindi ako makapaniwala. May binigay siyang lupa doon na pwede ko siguro yung ipatrabaho sa kagwa ngayon para pagtaniman ng mga ginseng, ano? Pwede. Di ba? Kaya lang medyo maliit lang yun, boss, ha? Mga sa 500 square meter lang. 500 square meter? Ba malaki yun. Kung puro ginseng ang talagang puro, ibig sabihin, nakapokus sa ginseng yung 500 square meter. Napakabait tong kaibigan ko. Binigyan ako ng lupa, 500 square meter sa Bulacan. Kalain si Kabadi, Kabadi ba bibigyan din natin? Kausapin mo. Kasi mamaya, bigay ka ng bigay, tapos di niya naman gusto. Napakalapad din kasing lupa nito sa probinsya eh. Hindi, ito kasi si Boss Buddy. Kaya pakita nga natin. Boss Buddy, ayun o. Basta sa mananawa na si Boss Buddy ay malaki ang lupain po sa Pangasinan. Yan, mga kababayan natin, mga Ilocano dyan, Kapsag, Wemanong, JT Ding Buddy, si Balong Buddy, Ding Ding Buddy, Balong, Kapsag, mga baboy mo doon sa kakampi ka, buddy. Kanda katay na yun pa si Kumbat.
Hindi, magkano tayo. Seryoso yan, ha? Oo naman. Ang makikipagkamay ka. Wef, kamay tayo. Nakita ko si Bumalang kamay. Yung mga ganitong kamay na ito, pagka hindi ka marunong dito, dali ka. Oh, mapipilipit yung kamay mo. Pero ituturo natin sa kagwang yan, boss. Ah, sige. Siguro sa ulan natin by next year na, no? Next year? Ay, malapit na. Eh. Oh, malapit na. Oh, ilang linggo na lang. Sige. Okay. Magsisisyon tayo. Isang business isang linggo. Okay. Oh. So may aabangan pala sila, boss, na syempre magpupunta ka ng bundok. May aabangan silang pagpunta mong bundok na naman. Pwede. Ano yan? Pupunta kami ng bundok. Sa bundok mo. Bundok ni Wakiwak. Malaking lupa nito doon. Actually, kasi ganito yan. Ipapyaw ko lang, ano? Sige po. Yung area ko kasi, nasakop ng project ng agrarian. Natapat na doon sa area na yon, nasa gitna yung lote ko. So, nagkaroon ng pag-award sa amin doon. Sa isang salita, dahil sa medyo malapad ng konti, hindi naman pwedeng ipangalan lang sa akin. Kaya ang iba, naipangalan ko kay ka-business. Yun mga ka-business, no? Pero siyempre, antay namin yung development. Ang sabi, by next year, gagawin na ni congressman yung kalsada natin doon, saka makapag-start na tayo. Malalaman nyo rin kasi magtatayo tayo doon ng simpleng community ng siguro mga vlogger na rin. No? Yan nga po, hindi ko nga maintindihan itong tao na ito. Basta ko binigyan ng 500 square meter na lupa doon. Wala naman kong ginagawa dito sa kanya. Ewan, nangyari. Pero salamat po sa... Marami talaga siyang nagawa sa akin. Kamay ulit. Kamay ulit. Maraming nagawa ang taong ito sa akin. Kaya lang, hindi niya naman siyempre, hindi naman lahat kasi pwede bagitin dito sa camera eh. Basta wala akong alam na ginawa sa iyo. ang alam ko lang, kaibigan kita, yun lang. Kung ano man yung binabanggit mong nagawa ko sa'yo noon, hindi niyo makalimutan. Na hindi mo nakalimutan hanggang ngayon, ay kalimutan mo na yun. Magkakaibigan pa rin tayo. Kaibigan pa rin tayo. Basta yung pagiging magkaibigan, ang story nga namin kasi nito mga ka-business ay true friend. Friend. Kasi iba kasi yung marami kasing friends. Sinong mag-explain? Ikaw ako. Sige, ikaw. Sige, ikaw na. Umpisa mo na. Kasi kapag kasi nasabing friends, marami yan. Kahit sino, pwede mo sabihin kaibigan mo. Pero, sino ba ang tunay na kaibigan? Ang tunay na kaibigan, may mga pagkakataon na hindi mo alam na siya pala ang biglang makakatulong sa'yo. Yung mga biglang dating sa buhay mo, may tuturing din yon na isang tunay na kaibigan na natulungan sa pagdating sa mahigpit na pangangailangan. Tapos yung isang klase ng tunay na kaibigan, kahit anong mangyari, matagal nang nakalipas na panahon, magkaibigan pa rin kayo. Kagaya ng sinasabi namin sa inyo, nagkaroon lang kayo ng mga pagtatalo o kaya samaan ng loob, pero nananatili ang inyong pagiging magkaibigan, pagmamalasakit, sa bawat isa. Yan ang pinaka-importante. O, madadali na naman tayo ni Boss Buddy. Makakabuo na naman ito ng isang vlog. Siguro hanggang dito lang muna yan at idugtong mo na lang yan dun sa kanina. Ipasok natin ito. Salamat na marami. Sigurado itong mga ka-business natin Diretso na ito hanggang 30 minutes ulit. Tama-tama itong request mo mga bagong. May bagong ba ito? Ako na. Ikaw na bahala ron. Ha? Ikaw na. Sinangalan mo na sa bagong. May sabi man. Wala eh. Wala. Bira na. Big Soto yung datingan ko boxing na busing, pinagbuhat ako ng sagi. Pupunta niyo sa lang naman boxing. Ayun na po ang ano. Mrs. Ka-business. Big and Joey. Big and Joey. Hindi po, gusto makita ito ni Mrs. Ka-business mamaya. Dating. Wala ka naman ano boss, mensahe. O may ano ka, YouTube channel. YouTube channel. Makain tayo sagi. Ayun nga, mga ka-business ano, sana bisitahin niyo rin yung aking YouTube channel, ano? Wakiwak TV. Yun. Wakiwak TV, suportahan po natin. Yun, mga kakaiba yung mga in-upload natin doon. Sa, kagaya ng sinabi ni Boss Ka-Business, ano, kala nyo may something, pero totoo yun. Kasi si... totoong mga... may something, correction lang. Totoong mga... Hindi ko kasi pinapaliwanag ng isa-isa o ano eh. Kasi lagi akong pahapyaw eh. Dahil sa
Siyempre, mahaba yung oras, ano? Pero sa totoo lang, hindi mahaba yung oras. Pag kinag-uusap tayo, hindi mahaba. Kahit anong mangyari, lahat ng napanood nyo doon sa vlog ko, kaya kong patutunayan at pag hinanap nyo, may papakita ko sa inyo yun. Totoo yun? Na yun ay totoo. Yung hindi buntot ng butigi na dalawa, magkasama meron. Totoo yun. At yung mga ginto na at saka yung mga itlog ng mga daplak ba yung mga panood ka pa bihira ka ako nanonood ako ng vlog ni Joaquin still ano ba ito mga sus din dap itlog ng daplak ibong daplak bihira tapos na wawala daw yung tao pag gamit. No, wala talaga po. Lalo na pag gabi. Wala na. Pero may napanood ako sa kanya, basta epektibo talaga yung ano para makahuli ng manananggal. Ah, grabe. Totoong totoo. Oh, papanood yun noon kung paano. Sigurado yan. Kung paano ulitin yung manananggal. No? Ah, manananggal na nga rin ng pante. Panoorin nyo na lang. Kita nyo naman. Kaya naman eh, Bats. Bihira, Bats. Salamat mga business. God bless.